meron tayong kaabang-abang this coming Monday. Ito ay yes, tulog na lang. Oh, yung mga medyo merong failures dyan or whatever reason, laging isipin nyo meron kayong second chance. Mga dagok na dadaanan naman sa buhay. Nako, yeah, ano ganyan na mga bading is. Ikaw ba naka-second chance? Hindi lang second, third, fourth, fifth. At least ano, di ba persistent? Pero hindi give up. Yun ang importante. Pero excited natin sa kanya, di ba? Okay. Misan-misan na natin yung makakasama itong mga ito. Kaya introduce na natin, Charmaine. Of course, we have Miss Francesca Farr. Hello, mga kapuso. And we have Sir Rafael Salama. Guwapong-guwapong, Rafael. Magandang umaga po sa inyong lahat. Guwapong ni Rafael. Welcome. Thank you for guesting us here. Ay, yes, it's our pleasure all the time, di ba? Thank you. Salamat. Pero, hindi, curious lang ako, but ang sing nyo ba, ay mga sequences nyo, ay sa beach, ba't parang nakatan kayo? Oo, oo nga. Lalo ito si Frances. Yung naman summer, di ba? Wala pong kinalaman. Pagkatan ko sa bakit kayo, ano, medyo tan ngayon? Sa surfing ako. Mahilig lang kumag-surf. Sa surfing sila. Sa kayo nagsusurfing? Ayun. Para namang nagsusurf. Nagsusurf siya na nasa internet siya. Kamit sa'yo sa amin. Sa La Union. Oh. Surfing ka rin? Na-meet sa internet siya ng surfing niya. Hindi naman ba-meet. Na-meet ko din yung surfer na long hair. Ay, silong. Nagpa-picture siya sa akin. Anyway, going on. Meron ka second chance na. But anyway, second chances. Invite our audience. Pero give us a glimpse naman of what to expect sa bago ninyong teleserye. Well, sa lahat ng mga buhay natin naman, may pagkakataon tayo na, pangalawang pagkakataon, di ba? At sa show na to, dinideal niyo yung pagkakataon ng bawat character na pagdating sa pag-ibig, pagdating sa sarili. Sa career. So ibig sabihin na title itself, Second Chances, sa istorya, may mga plot na iba't ibang mga pangyayari sa love life, yes, ganyan. Exactly. Sa trabaho, yes. And all this. Wala mong mawawala ng pag-asa dahil meron second chance. Exactly. Diba? Tapos yun yung perfect na tema dito sa taon na to na 2015, di ba? Na yes. Grab your second yes, chance. That's right. Ma. Speaking pero, second chance, saan second chance ka na storya na napapasama? Yung character ko, si Jerome, yung second chance niya, may crush siya sa isang babae nung dati pa. Okay. Tapos naunahan siya ng ibang tao. At ngayon, inaantay niya na maging single ulit. Ano ang role? Actually, ako po ay si Penny. At ako ay best friend ni Ate Jen dito. Isa akong veterinarian. So, kasama niya ako sa pinagdadaanan niya. Ako ay kaakibat niya sa kanyang pinagdadaanan. Yun. Well, you mentioned Jen, siya ang lead dito, tsaka of course si Congratulations, Jen. And si Raymart. Oo. Pero, si Camille Prats. Congratulations kay Jen, winning the best. Uy, alam mo yun sa awards net ng MMFF, napakaganda ni Jen. Kaya ano sinabing, inggit star, ka na naman. Star of the night. Sumisigaw ako, kundi Carla Jeneline, biglang ibang tinawag. Ibang hindi naman ibang ako nagandahan ko. Hindi naman ako nagandahan doon sa tinawag. Mas gusto ko si Jeneline. Anyway, second chance. Talangin natin sino mga kasama. Oh, sino daming batikang aktor. Yes, kasama namin dito si Raymart Santiago, yes. Si Jeneline Mercado, si Camille Prats, and si Francesca yes, Farr. Yes, si Chino Ortaleza. Chino Ortaleza, si Luis Alandi. Yes, directed Ricky by Davao. Yeah, Ricky Davao is also there, and it's directed and dami by Luis. Ang dami pa namin kasama, sobrang dami. Directed by Luis Gallien. Yes. Diba? Wow. Yes. Galing naman ang director. Sobra. Actually, yung actor niya, director na rin, pero yung director niya, premiado rin, si Luis Gallien. So how is it working with her? At saka ito ba, how will it be different from the other, you know, teleserye, soap opera sa napapanood natin? Alam ko marami kayo, cast is power cast, di ba? Pero yeah. How will it be different from the other ano teleseryes that we see? Well, go. Yes. Ako muna. Yeah. Ako sige. Ang karamdaman ko yun. Baka tawagin ka ni Shala na mamaya. Palagay ko kasi, usually kapag teleserye, di ba, karamihan iyakan, drama, ito kasi yung second chances. Actually, magsa-start siya sa drama, pero along the way, ang pinapakita niya dito, kung papaano, ang tao ay nagko-cope sa problema. Yun kasi madalas hindi natin nakikita sa TV, ang nakikita lang natin yung problem and yung solution. Walang solution. So nice. Ito, kung paano pinagdadaanan talaga ng isang tao at kung ano yung totoong nararamdaman ng isang normal na tao. Diba? At papaano.